Romans 13:1-2. Let everyone be subject to the governing authorities, for there is no authority except that which God has established. Pasakop daw sa nakatataas at sa may kapangyarihan. Traditional legalistic religiosity and civility teaches and celebrates submissiveness. And indeed, healthy and proper levels of submission to authority, to the system, is necessary for social order, productivity, fruitfulness, and civil peace. Marapat at kailangan ang pag-submit to authority para sa kaayusan. But the powerful, the system, even especially corporate religion in history, could so easily manipulate and abuse teachings on submissiveness. Mabuti, mahusay ang may kaayusan, subalit napakadalas na abuso ang teachings on submissiveness to the disadvantage of the weak. To the point of disenfranchising, disempowering, and exploiting the weak and naive faithful. Kaya marami mga relihiyoso ang naabuso kung ang katuruan tungkol sa submission ay nagagamit para sa pansariling kapakanan ng mga may kapangyarihan. Meanwhile, Jesusness teaches and promotes a lifestyle that is fruitful, restful, free, delightful, and full of life. John 10:10, Jesus says, "The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full." They referring to the sheep under the shepherd. John 8:36, "So if the Son," meaning Jesus, "sets you free, you will be free indeed." This means a life that is orderly enough, submissive to loving, nourishing systems, but is also free enough for individual liberties, choices, and fulfillment. Yan ang challenge ng spirituality and civility, balance between social control, presided over by the powerful, and meaningful, free life among the people. At yan ang masyadong tinutukan ng Panginoong Jesus, lalo na sa pagtutuwid ng mga social inequities, mga inequalities sa kanyang panahon at sa maraming panahon ng kasaysayan ng mga lipunan at kabihasnan. Titus 3:1, "Remind the people to be subject to rulers and authorities, to be obedient, to be ready to do whatever is good." At this can qualify, to be ready to do whatever is good, not what is harmful, especially to the individual. But Galatians 5:13 says, "You were called to be free. But do not use your freedom to indulge the flesh," meaning be selfish, "rather serve one another humbly in love." So kailangan ng paglilingkod sa isa't isa, ang pagsunod at paglilingkod ng mga nasasakupan, at ang pagsunod din at paglilingkod ng mga so-called nakakasakop. Balance dapat yan. Pag nagkakaroon ng imbalance at matagal at malalang imbalance, nagkakaroon ng mga revolutions in civil society, in religious organizations, even in corporate communities. Philippians 2:3-4. "Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves, not looking to your own interests, but each of you to the interests of others." Akala ng marami, ang mga religious teaching ay laging one-sided, na puro nilang obedience, puro pagsunod, ang itinuturo sa madla. Subalit laging binabalance ito ng scripture, na dapat merong mutual give and take, mutual respect, at saka mutual benefit ang relationship sa lipunan. These are relevant
and applicable to followers, but more to leaders and authorities. It's applicable to juniors, but more to the powerful seniors and elders because they are the ones that manage power. So ang pagtutuwid, ang pagtatama ng kaayusan ay mas iniaatang sa balikat ng mga may kapangyarihan, ng mga may authority kaysa dun sa mga nasa ilalim nila. Kasi sila ang pwedeng mag-effect ng change. Sila ang pwedeng agent of justice at madalas nagiging agent of injustice. Romans 13:1-4. Everyone must submit to governing authorities, for all authority comes from God, and those in positions of authority have been placed there by God, and obviously for godly leadership. Parenthesis mine. That is to do and to implement God's will, not personal ungodly will. There is a suggested qualification dito sa mga katuruan na ito. Na bagamat ang mga tao itinuturuan ng pagpapakumbaba at pagsunod sa mga nangunguna sa kanila, laging may kakambal na responsibilidad ang mga nangunguna na maging matuwid, na maging just, kind, nourishing, and generous. The human leader must stay in the chain of command headed by God. Pag sinabing all authorities instituted by God, placed there by God, ibig sabihin, God is at the top of the organization. Ang Diyos ang nangunguna sa buong chain of command. So you are taught to obey those in authority as long as they are obedient to God. Kasi pag hindi na sila obedient sa God, lumalabas na sila sa chain of command. Nawawala sa kanila yung covering na binibigay ng Diyos sa kanilang positions of authority. Mahalagang ma-recognize natin yon. Kasi madalas na-abuse yung authority na yan, na yung mga tinatawag natin may mga authority kahit sa mga religious groups, ay wala na sila sa pagsunod sa authority ng Diyos, tapos compelled pa ang lahat na sumunod sa kanila. Kaya kung minsan, may mga naabuso, may mga napagsasamantalahan, may mga nadi-disempower, nadi-disenfranchise, and people willingly suffer because they think it is the will of God. But the positions of leadership were created by God, and the people placed in those positions were placed there by God exactly to nourish the people, to lead them to what is good, to what is beneficial, and what is fruitful. So there must be a healthy, godly balance between submissiveness to community, to authority, and personal freedom. Submission to authority should be qualified and shaped by and based on the authority's submission to God and to God's ways. Based on the authority's godliness, correctness, righteousness, justice, and fairness. Even parents are cautioned against exasperating their children. Alam naman natin na majority, syempre, the big majority of parents are very nourishing and caring, pero mayroon din mga abusive. At kawawa ang mga bata na lumaki sa mga tahanan na ang sariling magulang nag-aabuso, sariling magulang ang nagsasamantala sa kanilang kamusmusan at sa kawalan ng kapangyarihang manindigan para sa kanilang sarili. Even masters, nung uso pa yung master-slave relationship, are instructed to be fair to slaves. Ephesians 6:1-9, children, obey your parents because you belong to the Lord, meaning you belong to an orderly system of life. Where there is authority and when there are people under authority, dapat ikaw under authority must be obedient. For this is the right thing to do. Honor your father and mother. Fathers or parents, do not provoke your children to anger by the way you treat them. May admonition. Habang tinuturuan ng mga bata na maging masunurin sa magulang, may turo din sa magulang na huwag galitin ang kanilang mga anak sa paraan ng maling pagpapalaki at mga maling patakaran. Rather, sa pagpapatuloy,
Bring them up with the discipline and instruction that comes from the Lord, not from selfishness, not from harshness. So kung nagtuturo ka, nagpapairal ng kaayusan, nagpapasunod, nagdidisiplina, it must be a way that comes from the Lord, not from personal and selfish ways and methods. At sabi pa, slaves, obey your earthly masters with deep respect and fear. Serve them sincerely as you would serve Christ. Kung paano daw tayo maglilingkod mismo sa Diyos, dapat ganun tayong katapat kung sa sino man na nakatataas sa atin, sa ating pinamamasukan. Serve them sincerely as you would serve Christ. Masters, may kakambal, treat your slaves in the same way. Don't threaten them. Remember, you both have the same master in heaven. You are under the same chain of command. And he has no favorites. So sabi, mga master, kung paano kayo nasa ibabaw sa chain of command ng inyong mga nasasakupan, kayo naman ay nasasakupan din ng Diyos. Kaya dapat ang inyong pamamahala ay tulad ng pamamahala mismo ng Diyos. The godly way and dynamics in all of this is balance. Walang nang-a-abuse. Balance. Pamagat natin yung pag-aaral, ngayon pa lang tayo dumating sa pamagat. Enslaving submissiveness. Bakit natin ito pinag-uusapan? Kasi talamak ang abuse sa katuruan ng submissiveness. Kahit lalo sa corporate religion. Panginoon namin, turuan niyo po kami na habang kami nagiging masunurin sa inyo, ay ganun din kami magpasunod sa aming kapwa. Kung papaano kayo ay napakabuting leader, ay maging ganun din kami sa mga pinangungunahan namin. Imulat, tiroib mo kaming lahat, Panginoon, para malaman, maunawa, at ma-appreciate namin ang mga personal liberties na kayo bilang creator ay binibigay sa bawat nilalang. Na huwag naming abusuhin ang posisyon, ang kapangyarihan para ma-disenfranchise, ma-disempower, maapi ang aming kapwa. Lead us unto greater freedom in spirit and in our daily life, in the name of the Lord Jesus. Enslaving submissiveness refers to a mindset where individuals feel compelled to submit to others' demands, often at the expense of their own needs and aspirations. This submissiveness contributes to cycles of poverty, and we mean mental, emotional, spiritual, and material poverty. Nakakalungkot, napakaraming needless sacrifices ng mga relihiyoso sa kanilang buhay dahil akala nila yun ang kalooban ng Diyos. Napakaraming pagpapaapi, pagpapaabuso ang sinusuong at dinaranas at tinitiis ng maraming relihiyoso dahil akala nila ay nalulugod ang Diyos sa kanilang enslaving submissiveness. Ano talaga ang kuturuan ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Jesus sa ganitong mga usapin? Jesusness sets free from enslaving submissiveness to abusive, exploitative, and oppressive authorities, whatever authority. Kaya galit ang Pharisees kay Jesus. Kaya galit ang Pharisee-ness sa Jesus-ness. Because most of the Pharisee-ness that we are exposed to in Scripture, that is most abusive. Kaya napakaraming mga salita ni Jesus na talagang parunggit, pasakit sa mga Pharisees of His time kasi ginagamit nila ang kanilang religious authority for personal enjoyment and advancement at the expense of the people. Ang lahat ng pagtitiis at pagdurusa para sa relihiyon ay hindi laging para sa Diyos. Marami dyan ay para lang sa mga mapagsamantalang religious leaders. Ganun din sa pangunguna sa mga communities, sa mga pamahalaan, gobyerno, even sa mga corporate communities. Maraming nag-a-abuse. At akala naman ng mga relihiyoso, lagi ang gusto ng Diyos ay magtiis ka anak, sa langit ka nalang bumawi. Hindi ganyan
ang katuruan ni Jesus. Matthew 23:2-4, the teachers of the law and Pharisees sit in Moses' seat. Sabi ni Jesus, they tie up heavy cumbersome loads and put them on other people's shoulders, but they themselves are not willing to lift a finger to move them. Napakatalim ng kritik ni Jesus sa mga Pharisees of his time na sobrang pagpapahirap sa tao habang sila ay nagpapasasa sa privileges given to them by religious positions. Jesus came to set people free and give them rest from such manipulation and oppression. Matthew 11:28-30, isang pivotal and central teaching ni Jesus, come to me, all of you who are weary and burdened, and I'll give you rest. And of course, this is in the religious context of weariness. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Yun ang kalooban ni Jesus. At yun ang kanyang isiniwalat. Sabi ng kanyang, magaan lang ang ipapagawa ko sa inyo. Kaya niyong dalhin. Hindi kayo magkakandakuba sa pagbuhat ng mga burdens ng religion na galing sa akin. Pag hirap na hirap kayo, nagkakandakuba kayo, nagkakandapi-api kayo, hindi na yan galing sa akin. Galing na yan sa mga Pharisees. Luke 4:18, Jesus reads prophecy. The Spirit of the Lord is on me because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free. Binasa niya yan sa isang meeting sa synagogue from religious texts before a religious audience because the real message of this is religious. Nadarating ang tagapagligtas upang pagaanin ang pasanin ng mga pinahihirapan ng relihiyon. Galatians 5:1, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Imagine, and this is slavery mostly to religious law and to religious leaders. Kaya ang mga number one kalaban ni Jesus at kumalaban sa kanya ay mga relihiyoso. Kasi talaga ang tinutumbok ng kanyang mga katuruan para sa pagpapalaya at pagpaglaga ng buhay ay yung mga religious people who are making life miserable for the religious communities. 2 Corinthians 3:17, now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Is that how you feel about religion? Is that how you feel about being part of a religious community? That you have freedom coming from the Lord? O feeling mo'y sakal na sakal, control na control, nabubusalan, wala kang entitlement to your opinion, obey ka lang ng obey kasi laging obey, 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 submit, submit, submit. Na walang counterbalance para sa mga leaders na sila naman maging caring, maging fair, maging just, pagaanin ang load ng mga tao. Kaya napakaraming victims within religious communities kasi akala nila yun ang kalooban ng Diyos. Pero ibang-iba ang katuruan ni Jesus, kaya nga ayaw sa kanya ng mga religious leaders. In Jesusness, there is freedom. Not license to be evil. Not licentiousness to do anything at will. But freedom to do what is good. Or at least freedom to do what is not bad. Pero under very strict leaderships and over-submissiveness, people don't even feel free to do good to themselves, to rest, to enjoy a good time, to have time for love and for family, kasi puro sacrifice ang ini-inculcate ng mga leaders nila. What is and how is the fate of the overly submissive?
Ano ang sinasapit? Ano ang nagiging kapalaran ng blindly, overly submissive? Kahit kanino, overly submissive sa husband, overly submissive sa magulang, overly submissive sa mga leaders na hindi godly ang pamamahala. The overly submissive who are usually brainwashed into mindless submissiveness. Hindi po ba dapat submissive ako sa husband dahil sabi ng scripture? Pero sabi sa scripture, husbands, love your wife. Eh, hindi nga po lambing eh, binubuhusan po ako ng kumukulong tubig. So magsasubmit ka, sabi mo, oh, sige, hotter, hotter. Kasi submissive ka. Yung pinaplansya yung mukha mo pagka mainit ang ulo niya. Sasubmit ba dapat doon? Hindi ganun ang katuruan ni Jesus. Kasi ang teaching ng submission, may kakambal na teaching ng care and love doon sa sinasubmitan. Dapat may balance yun. Hindi ka nalikha ng Diyos para paape sa abusive, sa insane, sa walang sariling bait. Hindi masamang manindigan para iligtas mo ang iyong sarili sa panganib, life-threatening situations done by those that you consider to be people to submit to. In Christ, there is freedom. At least to save yourself from harm. Huwag tayo magpabulag na sobrang brainwashing ng submissiveness na yan. Now, what is the fate of the overly submissive? One is lack of agency. Limited decision-making. Pag sobrang pinalaki mo ang bata na napaka-overly submissive, na ano pong kulay ang isusuot ko? Talagang lahat itatanong. Kahit sa church, Pastor, masama po bang kumain ng biko? Talaga, kailangan itanong mo pa sa akin yan. Hindi mo maisip para sa sarili mo kung anong masama sa iyo at hindi. Kasi lahat itinatanong sa pastor kung anong masama at hindi. Dapat tinuturoan ka mag-decide for yourself, sumukat ng mga sitwasyon kung anong bad and good for you. Hindi naka-overdepend ka on everything. Doon mo malalaman kung ang leadership, eh, maka-Jesus. Tinitrain ka na mag-decide for yourself. And then to be responsible for your decisions. Hindi ka ginagawang robot na ituturo sa'yo lahat ang gagawin mo. At ikaw naman, papakontrol mo naman talaga lahat kasi akala mo yun ang kalooban ng Diyos. So there's a limited decision making in people who are overly submissive, struggling to make personal choices, relying on others to dictate their paths. Jesusness teaches against this limiting mentality. Fruits of Jesus' liberating teachings, like Galatians 1:10. Am I now trying to win the approval of human beings or of God? If I were still trying to please people, I would not be a servant of Christ. Paul here speaks, kasi ang katuroan ni Paul on love, on grace, on salvation by faith, ay salungat sa katuroan ng kanilang relihiyon. Na law, righteousness by works, yun ang turo. Eh, ang inireveal ni Jesus kay Paul, eh yung love and grace of God, kaya yun ang tinuturo niya. Kaya sabi niya, sa tingin niyo ba, nagpapakyut ako sa mga religious leaders natin? Hindi. Sa tingin niyo ba, nagsasubmit ako sa dati nilang turo? Hindi. Kasi kung gagawin ko yun, ganun, I will not be a servant of Christ. Because the message of Christ to me is love and grace of God. At salungat yon sa grain ng ating traditional religion. Kaya galit yung mga traditional religious leaders kay Paul. Servanthood to Jesus is incompatible with pleasing people, especially the usual religious authorities like the teachers of the law and Pharisees. Kaya yan ang kalaban ni Jesus at natural naging kalaban din ni Paul. And eventually, ng iba mga disciples who grew into understanding the dogma, the teaching of love and grace. The new revelation, the new teaching of Jesus on love and grace, the new so-called wine, could not be contained in the old wineskin of traditional religiosity. Luke 5:37 to 38, referring to the new wine, meaning the new teaching of the Holy Spirit about God's love and grace. And no one pours new wine into old wineskins.
Otherwise, the new wine will burst the skins, and the wine will run out, and the wineskin will be ruined. Ang dalagyan kasi ng alak noong araw, mostly mga balat ng hayop. At pagka luma na ang alak, hindi siya pwedeng ilagay sa bagong lalagyan kasi sasabog, magkakaroon ng chemical reaction, mabubutas yung lalagyan. No, new wine must be poured into new wine skin. And what is the new wine being discussed here? The teaching of Jesus about the love of the Father. That to believe in that love is to be saved. Believe in the Lord Jesus and you will be saved. Believe in His teaching that God loves you, and when you believe in that love becomes effective in your life, and then you are declared righteous, not because of obeying the law, but because you believe in God's love. But you have faith in God's grace. So yun ang new wine. So hindi yun pwede, hindi yun kasya sa old wineskin, yung religion nila noon, mga katuruan nila noon, dogma nila noon, hindi bagay, hindi tugma. So kailangan mo ng bagong lalagyan, bagong utak, bagong mentality, bagong puso, bagong pananaw para mag-work yung new wine. To submit to Jesus' teachings, believers and followers have to be born again into a new person, a new heart, a new mind, a new spirituality. Kaya new wine in new wineskin. New covenant, new testament. Puro new. Ibig sabihin, pinalitan ng old. At yun ang tunggalian nung panahon ni Jesus. Yung new teaching na daladala niya as representative of the Father, as the voice of the Spirit, yung new teaching niya against the old teaching ng kanilang traditional religion. Kaya ang talagang kumalaban ng husto kay Jesus, yung mga traditionalists, yung mga conservative. Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. You see, pagbabago ng isip, hindi pwedeng the same mindset, eh may bagong katuruan na dinala. Katuruan ang nagpapalaya, imbes nagkukulong. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. The faith of the overly submissive, over dependence. On those in positions of power. This reliance can limit an individual's ability to advocate for themselves or to seek better opportunities. 1 Thessalonians 4:12, so that you will not be dependent on anybody. Healthy spirituality teaches healthy independence, autonomy from other people. Unhealthy religiosity teaches complete dependence and blind submissiveness. Magkaiba yun. Tinuturo ng Panginoong Jesus at ang Espiritu ng Diyos na tayo mag-isip para sa ating mga sarili. Tinetrain lang tayo on how to understand verses and how to apply them, but we formulate how these are applied in our daily life. The faith of the overly submissive, excessive fear of conflict. The fear of unsettling others can discourage individuals from asserting themselves. This avoidance can lead to accepting unfavorable conditions. Jesusness teaches against this kind of submissiveness. And observers note the effect of this over-submissiveness. Ano bang nagiging bunga pag overly submissive, especially in religious issues? John 12:42-43, yet at the same time, many even among the leaders believed in Him. May mga naniwala kay Jesus, marami. But because of the Pharisees, they would not openly acknowledge their faith for fear they would be put out of the synagogue. For they loved human praise more than the praise from God. Nakita na nila, nadinig, pinaniwalaan si Jesus, pero ayaw nilang aminin. Ayaw nilang tanggapin at ayaw nila itong mahalata ng iba dahil takot sila sa Pharisees. Takot sila na gumawa ng opinion, ng religious opinion, outside of what is allowed by their submissiveness to the Pharisees. So ang talagang itinatatwa nila si Jesus.
dahil sa kaigustuhan nila na manatili under the good graces of the Pharisees. Maraming examples yan today. Fear of modern-day Pharisees. Kala nyo ba nung araw lang may Pharisee? Ang dami-dami ngayon. Pagka ikaw, in a religious context, you have fear of asking questions, of having an opinion, of being judged and branded, you have fear of being thrown out, eh, effect yan. Nung fear pa rin ng mga tao noon sa Pharisees during the time of Jesus. Hindi pa rin free. Samantalang Jesus came to set us free. Fruit of Jesus' liberating teachings, as can be seen in Romans 14:3, sabi ni Paul, the one who eats everything, di ito naman tungkol sa mga issues of food, must not treat with contempt the one who does not. And the one who does not eat everything must not judge the one who does, for God has accepted them. This is the issue of anong pwedeng kainin ng Kristiyano? Anong hindi pwedeng kainin? Marami nakahain, yung isa kinain niya lahat. Ginad siya ng mga namili lang ng pwedeng kainin. Yun namang mga hindi namili, ginad sila ng mga kinain lahat. Ano sabi ni Paul? Eh, kanya-kanya yan. Yung kumakain ng lahat-lahat, huwag yung i-judge yung konti lang kinain na dahil mapili. At yung mapili ka, huwag mong i-judge yung kinain niya lahat. I mean, ganun. Kanya-kanya tayo ng report sa Diyos. Kung paano natin ini-interpret at ina-apply sa buhay natin ang mga ganyang bagay na actually, kahit tungkol sa pagkain, ay malayo naman sa bituka. Malayo sa tunay na issue ng kabanalan, ng kabutihan, ng pagiging godly. So, anong lesson dito from Paul? Hindi lahat uniform, hindi lahat standardized. May space for kanya-kanyang applications. Up to a point, kanya-kanyang degrees of freedom yan. We all report directly to God, not to one another. Well, in an organization, report to one another for the sake of order, but actually in the spirit and in the spiritual world, you report directly to God. Dapat alam natin yun para hindi tayo sobrang controlled ng kapwa. Jesusness teaches and encourages healthy degrees of self-assertion na hindi ni-encourage ng mga makalumang mga katuruan mula sa parental authority, ganun din sa religious authority, huwag kang sasagot. Diba, bawal sumagot. Nung araw, tuwan-tuwa ang mga magulang pag nagsasalita na yung bata, kahit ang nasasabi lang, danda, danda, danda. Huwag, nagsasalita na siya. Ngayon, nung nangangatwira na yung bata, huwag kang sasagot. Tuwang-tuwa na, pag, uy, humahakbang na ang bata, paglalabas ng bahay, huwag kang lalabas. Ano ba talaga? Ano ba talaga ang role ng mga parental and family authorities? Again, babalikan natin ang katuruan ni Jesus. Mutual respect, mutual benefit, and a relationship premised on the leadership of God, not on individual choices of the person. John 9:24-27, a second time they summoned the man who had been blind. Ito yung bulag na pinagaling ni Jesus at biglang nakakita. Ayaw maniwala ng mga religious leaders na si Jesus ang nagpagaling. Sabi nila, give glory to God by telling the truth. Parang sabihin mo, hindi naman talaga si Jesus ang nagpagaling sa iyo. We know this man, Jesus is a sinner. So sasabihin mo, si Jesus ang nagpagaling sa iyo? He replied, and listen to the reply of the blind man. Kausap niya, religious leaders. Ha? Whether he is a sinner or not, I don't know. One thing I know, I was blind, but now I see. Ba, malakas ang loob niyang sumagot sa mga religious leaders. Sabi niya, makasalanan niyang Jesus na yan. Ay, kung makasalanan siya or not, hindi ko issue yan. Ang alam ko lang, pinagaling niya ako. Kakaiba nung panahon na yun para makasagot ka ng ganun sa mga religious leaders. And this man is immortalized for his answer. Kasi sinabi niya yung totoo. Si Jesus ang nagpagaling sa akin. Hindi issue sa akin kung makasalanan siya or not tulad ng pinaparatang nyo. Pero ang point, napagaling niya ako, kayo, hindi nyo ako napagaling sa mga after all, nakabanalan na claim nyo for yourself. Wala namang kayo nagawa. 1 Peter 3:14, but even if you should suffer for what is right, you are blessed. Do not fear their threats. Do not be frightened. Noong kumakalat na ang katuruan ni Jesus, and especially on the grace of God, the love of God, salvation through faith,
by believing in God's grace and love. Kinontra yan, sobrang-sobra ng temple, ng religious authorities, kasi hindi yan ang katuruan nila. Kaya lahat ng sinasabi ito, do not fear, do not fear. Ibig sabihin, do not fear the Pharisees. Do not fear the teachers of the law. Do not fear the temple officials. Do not fear because you are teaching the truth about Jesus. Acts 5:29, Peter and the other apostles replied, we must obey God rather than human beings. Kasi pinipigil sila ng temple na magturo. You are forbidden to teach about Jesus. You are forbidden to teach the teachings of Jesus. Sabi nila Peter, aba, aba, aba. We must fear God rather than men. Kay Jesus kami susunod, hindi sa inyo. Can you imagine answering back like that to the authorities of their time? That's going out of the box. But that's what Jesus did, bring people out of the box. Peter and the other apostles freed themselves from over-submissiveness to their religious authorities. Mabuting maging submissive to our religious authorities hanggang sila ay submissive sa Diyos. Pero pag pinipigil ka na nila tungkol sa mga naalaman mo tungkol sa Diyos mismo, bakit ka papapigil? Bakit ka matatakot sa kanilang mga opinion? The faith of the overly submissive, suppression of personal needs. Submissive individuals may suppress their own needs and desires to keep the peace or avoid conflict, leading to unfulfilled potential and missed opportunities for advancement. Sadly, this is not happening only in the religious community, but also among many families. Napakaraming mga anak or kapatid na nakakabata ang hindi magawa ang ibig gawin, hindi mahabol ang mga pangarap na gusto nila, ni hindi nila maibig ang gusto nilang ibigin kasi they are under authority na ayaw na yung gusto nila ang mangyari sa kanilang buhay, kundi may sariling ideya yung mga people of authority para sa bawat isang miyembro ng pamilya. Ito ang gusto mong pag-aralan o ayaw ni ate, siya magpapaaral sa iyo, so sunod ka sa kanya. Ito ang gusto mong gawin pero ayaw ni magulang, kahit na ito ang talagang sinasabi ng iyong puso. Gaano karaming mga pangarap ang nawawasak pag inihampas sa pader ng bahay? Kasi ang nasusunod ay yung mga authority. Remember, authority was given by God for you to nourish those under your authority, not to suppress them and to make them robotically obedient to your personal will. Ang mga magulang ay para inoris ang kanilang mga anak, hindi para kontrolin to the point na wala ng sariling isip, hindi matupad ang mga ibig, hindi magawa ang gusto, at buong buhay natutulak sa isang direksyon na ayaw naman nilang puntahan in the first place, pero dahil napasubo na sila, nandun na sila hanggang mamatay. Mga kabiguan, frustration, mga kalungkutan, dulot ng over-submissiveness. Luke 2:52, and Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and man. Jesusness is about growth and freedom to grow. Yan ang dapat nating ibigay sa isa't isa, lalo na sa ating mga nasasakupan. Nang ating kapangyarihan at impluensya ay gamitin natin para sila payagang lumago. Kahit pa nga ang paglagong ito ay ibig sabihin na malalampasan tayo, o lalabas sa ating bakuran dahil lumalago, kesa i-contain mo doon for control's sake. Napakahalaga, mga kapatid, na ating unawain ang ganyang mga bagay. 2 Timothy 1:7, for the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love, and self-discipline. Binold ko at in italic yung self, kasi hindi discipline imposed on you by others, but by yourself. Self-discipline. Dapat ay matrain natin ang mga tao under the leadership of God to practice self-discipline, not to be disciplined by outside forces all the time to the point na wala na silang backbone, wala na silang lakas ng loob, wala silang sariling bait. Mark 6:31, then because so many people were coming and going that they did not even have a chance to eat, He said to them, come with me by yourselves to a quiet place and get some rest. Si Jesus at ang kanyang mga disciples ay napakaraming mga ipinagdarasal, pinagagaling,
tinuturuan. Kaya gutom na sila, wala silang malang oras kumain kasi walang patidang dating ng mga tao. Anong ginawa ni Jesus? The true leader, the nourishing, kind leader. Sabi niya, halik kayo, escape muna tayo dito. Mag-picnic tayo sa isang tahimik na lugar para kayo magkaroon ng panahong kumain at magpahinga. Hindi niya sabi, maraming tao, maglingkod muna kayo, maglingkod kayo, maglingkod kayo. Mamatay na po kami sa gutom, mamatay kayo pero maglingkod kayo. Di ba ang daming ganyan mga leader? Yung mga worker eh hindi malang makapagpahinga, wala malang chance to enjoy kasi puro na lang work, puro na lang ministry talaga. Eh yung paano yung mga minister, hindi na ba yan miministeran kahit kailan? Si Jesus tinuro niya yung paraan. Okay, alam natin, kailangan tayo ng mga tao, pero kailangan niya magpahinga, so unahin muna natin yan. Yun ang leadership na ituturo ni Jesus. And you would like to submit to such leadership. Kasi hindi kayo pinapaapi, hindi kayo pinapaabuso. Bagamat ikaw ay worker, pero mahal ka rin niya more than yung mga pinaglilingkuran. Hindi ka lang spare part ng machine, hindi ka lang servant, ikaw man ay recipient of God's kindness. So in this case, rest for the worker. The need of the worker din, at the need of the worker muna. Mahalaga yun. Nakakaramdam ba ang marami na parang yung need ko wala nang kwenta sa pagsaserve ko dito sa church? Wala na, hindi na iniisip ang need ko. Puro na lang kung paano ako maglilingkod. Paano yung need ng mga pinaglilingkuran ko. Pero ako, parang hindi na ako iniisip. Nangyayari yan. Kaya pinakita ni Jesus yung example. Jesus teaches healthy degrees of self-assertion. Di ba sabi natin noon, magfo-focus na tayo sa Jesusness, how to create a loving church, how to promote and make a loving church work. Kaya ngayon, binubuting-ting na natin, iniisa-isa, paano nga ba yung Jesusness na yan? How does it work? How does it work on the ground? Ano dapat ang nangyayari sa isang loving church? How is the love of God brought down to the level of the people? How does it trickle down to everybody's level? Kaya ngayon, yan ang business natin para lalong unawain at mapairal sa ating church how to be a Jesusness church. How to run a loving church? How to make a church loving? Buputan na tayo sa mga nitty-gritty of church life, daily life, family life, dahil dapat dun tumalab ang asin na galing sa Panginoong Diyos. Yung salt must be brought where it is needed, where flavor is needed, where preservative is needed. Kaya dapat na natin ngayong buting-tingin bawat aspeto ng ating buhay kung paano gagawing relevant si Jesus sa mga ganong parts. Luke 18:1-5, Jesus here tells and teaches, Jesus to ha, in a certain town, there was a judge who neither feared God nor cared what people thought. Pero judge yun, makapangyarihan. Pwede kang gawing guilty or innocent, pwede kang pagmultahin o hindi, ipakulong or not. And there was a widow in that town who kept coming to him with the plea, grant me justice against my adversary. Ang hinihingi ng widow ay justice, hindi favoran siya unfavorably or to practice favoritism, kundi katarungan lang, yung tama lang, ibigay mo sa akin. Pero yung pag-mention ng widow, ibig sabihin socially weak itong taong ito, wala siyang husband na maasahan, and most widows, walang sariling hanap buhay, walang pera, in other words, weak. Tapos, judge yun, makapangyarihan. And presumably, ang kalaban niya, mayaman, makapangyarihan. For some time, he refused. Ayaw makinig nung judge sa babae. But finally, he said to himself, even though I don't fear God or care what people think, yet because this widow keeps bothering me, I will see that she gets justice so that she won't eventually come and attack me. Anong message ni Jesus dyan? Stand up for justice. Kahit widow ka, kahit weak ka, kahit ang kaharap mo dyan sa makapangyarihan, manindigan ka, stand up for what is right. Stand up to unjust authority. Kasi siya mismo, inamin niya, ungodly naman ako, wala akong pakialam sa sabihin ng mga tao, pero matigil na lang ang babaeng ito. Ibibigay ko ng ibig niya na katarungan. Ganon ang ibig ni Jesus. Huwag yung paapi ka na, pasensya ka na, sige na. Magpapakounsel ka kuminsan sa religious leader, inaapi ka na, sige na, patawarin mo na, bahala na ang Diyos sa iyo sa langit. Sa langit,
Eh ngayon po, paano ako? Di ba? Ipapaapi ka. Ipapakawawa ka. Kasi we think that is what godliness is all about. Pero no, hindi yan ang mga on the ground na turo ni Jesus. Huwag kang paapi, manindigan ka, kulitin mo yung judge na yan. Huwag mo siya tigilan, huwag mo siyang tantanan. Sabi ni Jesus, maibigay na nga. Para din yung isang example ni Jesus na may dumating na bisita hating gabi sa bahay nitong may bahay, wala siya maipakain. So kumakatok siya sa kapitbahay, uy, may dumating akong bisita, pautang naman ang maipapakain ko. Sabi na, kahiga na ako eh, nakapaligin na yung mga anak ko dito sa kama, tatayo pa ako, magbubukas pa ako, kuha pa kita ng pagkain. Pero dahil ayaw tumigil, ang kakakatok nung tao, baka bango na nga, maibigay na sa taong ito para matahimik ako. Ganun ang gusto ni Jesus. Huwag kang tumigil, kalampangin mo, katukin mo. Kung ang hinihingi mo naman ay hindi masama, lalo na't kung ang hinihingi mo ay mabuti o makakabuti sa nangangailangan, stand up for it. John 9:30-34, the man answered the religious authorities, "Now, that is remarkable. You don't know where he comes from, yet he opened my eyes." Ayun, may pinagaling na naman si Jesus. Bulag, nakakita. Tapos sabi ng mga religious authorities, hindi namin siya kilala. Hindi namin alam kung saan siya galing. Sabi, aba, kamangha-mangha. Hindi nyo kilala. Religious leaders kayo, dapat alam nyo. Pero napagaling niya ako. Nakakita ako. Maliit na bagay ba yan? Ba't hindi nyo siya kilala? At sabi nitong tao, "We know that God does not listen to sinners." Tapos sinasabi nyo, sinner siya. "He listens to the godly person who does his will. Nobody has ever heard of opening the eyes of a man born blind. If this man were not from God, he could do nothing." Sumagot ang ordinaryong lalaking ito sa kanilang religious leaders na itinatatwa si Jesus. Hindi namin alam kung sino siya galing. Hindi nyo alam, pero ang alam ko, napagaling niya ako. Kayo, hindi nyo naman ako napagaling. Yung paninindigan na ganun. Hindi ko mo yung kaharap mo, eh, submissive ka. Kahit ano na lang sabihin nila, against the truth, against Jesus, eh, payag ka na rin ang payag. So, sumagot siya. "To this they replied, 'You were steeped in sin at birth. How dare you lecture us?' And they threw him out." So, yun ang default ng mga ganyan na mga religious leaders. Dahil yung sinabi sa kanila ay may katotohanan, ang ginawa nila, nag-counter-usig. Ang pinag-usigin nila, yung kasalanan ng tao. Makasalanan ka. How dare you na sumagot sa amin ng ganyan? Hindi naman nila kinontest yung sinasabi about Jesus na kaya magpagaling. So, ang idinuro na lang, makasalanan ka, alam namin yan. And then, tinapon nila. Pinalabas sa kanilang kongregasyon. "The man dared to answer firmly, 'Being thrown out of an outdated box actually is a reward.'" Ah, itatapon niyo ako, papalabasin niyo ako, hindi, thank you. Kasi di mo lang ngayon, hindi na ako under your authority kasi inalis niyo na ako, hindi, salamat po. Hindi mo naman kawalan kung itapon ka ng mga ganyang klaseng leaders eh. Dahil nakawala ka nga mula sa kanilang oppression. The fate of the overly submissive, inability to negotiate. Siguro gumagalaw-galaw na sa ating utak at imahinasyon. Ako ba ito? Ay, yung pinsan ko ganun. Ay, yung kilala ko ganun. Mabuti nga isipin natin, without judging others, but assess the situations that we are all in. Gano'n tayo naapektuhan ng sobrang katuruan ng robotic submissiveness. Hindi naman tayo tinuturo ang maging rebellious, maging disorderly, maging magkanya-kanya. Pero dapat yung mga excesses, yung mga abuses, ma-identify natin at palayain natin ating mga sarili dyan. Individuals may accept terms and conditions without advocating for better conditions. Jesusness teaches asking and negotiating. Hindi oo lang ng oo. Hindi po at opo all the time. Kahit mga bata, dapat tinuturoan natin na, "Anak, pwede kang mag-disagree sa akin. Pagka yung topic, eh pwede talaga. Pero pagka hindi, kailangan mag-obey ka. At malalaman mo naman kung pwede o hindi." Halimbawa, "Anak, pupunta tayo sa lamay ng lola.
Hindi pwede hindi ka sasama. Dahil sinabi kong pupunta tayo. Pero tatanungin din kita, anak, gusto mong pumunta, sumama sa akin sa lamay ng ninang? Pwede yun. Ibig sabihin, nasa tanong mo. Dapat binibigyan natin ang mga bata kahit ng choice na tumanggi. Hindi laging obligado sila mag-yes. Kasi what kind of tao are we going to create na hindi marunong mag-no? Hindi marunong tumanggi. Tinetrain din natin. Kaya kuminsan, niyayaya mo kahit hindi naman talaga kailangan sumama. Pero ipaparamdam mong pwedeng hindi sumama para malaman niya kung kailan siya pwedeng hindi mag-agree at kung kailan obligasyon na mag-agree. Dapat clean yun sa mga bata. Kasi kung pupunta tayo sa lamay ng lola mo, ayoko po, tinatamad ako, nandun ang mga pinsan mo na paglaki mo, magiging katulong mo sa negosyo, sa buhay, aalalay sa'yo, pipick up sa'yo pag natumba ka sa kalsada, nandun ang mga kamag-anak natin na kasama sa ating social support system, nandun ang mga pinagkakautangan natin ng loob, sasama ka! Dapat clear. At dapat naiintindihan nila kung bakit must. I-explain mo. So, may choice. Ganun kasi magturo si Jesus, eh, hindi lahat obligasyon. Meron kang choice. So, si Jesus nagtuturo ng negotiating and asking. Matthew 7, 7 to 8, sabi niya, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. For everyone who asks receives. The one who seeks finds. And to the one who knocks, the door will be opened. Si Jesus na may sabi niyan. Eh, hindi ka nagnanak, kasalanan mo. Ayaw mo mag-ask, nahihiya po ako eh. Ay, di pasensya ka, magutom ka. Nahihiya ka pala eh. At yan ang hindi dapat tinuturo sa mga bata, yung excessive hiya. Nagugutom na po ako. Ang kakaya ako, maingay. Kailan pa naging nakakayang magutom? Kaya iba kain tayo, sige po busog. Pero kinakain na nung large intestine niya, yung small intestine. Kasi puro hiya ang itinuro ng magulang. Walang assertiveness, walang asking. Hindi masamang humingi. Lalo't kung hindi masama ang iyong inihingi. As far as Jesus is concerned, sky's the limit. Sabi niya, ask and you will receive. You do not have because you do not ask. Sabi niya. At kahit sa buhay natin, marami mga ganun. Hindi ka humihingi, so hindi ka binibigyan. Kahit sa mga sweldo sa opisina, hindi kasi uso sa culture natin yan. Yung pupasok ka sa office ng manager, bigyan niyo po ako ng raise. Aba, bakit? Mula nung ako umupo sa desk ko, natipid natin ang kuryente sa opisinang ito by 30%. Patay ako ng patay ng switch. Mula nung ako ang nag-control ng stocks natin, nabawasan ng 50% ang nawawalang karne sa ating kusina. Mula nung ako ang nagbantay ng bandy clock, nakatipid tayo sa labor ng mga tao na hindi na sila late dumarating, kaya kailangan ko ng raise. Ang hinihingi ko sa inyong raise ay wala pang 10% ang natipid ng kumpanya dahil sa effort ko. Tingnan nyo ko hindi ibigay. Pag hindi ibinigay, layasan nyo. Dahil ang galing-galing nyo, mapapakinabahan kayo sa ibang lugar. Pero nag-aantay ka, tap mo ng kanang raise, hindi mangyayari yun. Kasi sa atin, pag hindi kumikibo, therefore contented. Nagtuturo si Jesus ng ganun. Pero huwag naman kayong brusko manghingi at lalo kung wala namang katwiran. Pero sabi niya, ask. Especially if it is correct, it is rightful, it is just, ask for it. You will get it. Matthew 15, 24 to 28. Jesus to the Gentile woman. Alam niyo, si Jesus nung una, nililimit niya daw yung ministry niya sa mga kapwa Hudyo. Pero actually, pinalaki niya yung ministry niya to the whole world. But initially, he answered, I was sent only to the lost sheep of Israel. The woman came and knelt before him. Kala niyo ba napigil yung babae, may hinihingi sa kanya, ipagalingin niyo pong anak ko. Sabi, aba, hindi ka naman Jew. I was sent only to the lost sheep of Israel. Abay, lalo naman itong babaeng lumapit at lumuhod pa. Hindi siya nagpaawat. Lord, help me, she said. He replied, it is not right to take the children's bread and toss it to the dogs. Kasi alam niyo, kasabihan ng araw ng mga Hudyo, yung mga Gentile, dogs. Yes, it is, Lord,
She said, even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table. Then Jesus said to her, woman, you have great faith. Your request is granted. And her daughter was healed at that moment. Eh kung mahihain tong nanay na to, lumapit siya kay Jesus, pagalingin niyo po ang anak ko. Eh hindi ka naman Hudyo, Gentile ka, hindi ka kasali sa mga papagalingin. Lumuhod pa, lalo niyang ginawang clear yung kanyang request. Sabi niya, opo nga, aso kami, pero di po ba kahit naman aso, nakakakain ng mga pispis at mga mumu na lalaglag sa mesa ng amo? Sabi niya, you pass the test, kahanga-hanga ang iyong pananalig. Pananalig sa kabutihan ng Diyos, na ang Diyos ay mabuti sa Jew at sa Gentile. Na ang Diyos ay gracious and loving kahit kanino, kahit na parang ayaw ng religion sa iyo, pero ang Diyos is above and beyond religion. At nakita natin totoo yun. That her request was granted. Kawawa ang mga bata na ang mga magulang ay sobrang mahihain at mga kimi at torpe. Kasi wala silang mahihingi na pagpapala para sa kanilang mga anak. Wala silang maiiwing biyaya kasi puro hiya ang inaatupag nila. But Jesus teaches this kind of assertion of self. So here, self-assertion is rewarded. The faith of the overly submissive, excessive fear of rejection. The fear of rejection or backlash can prevent individuals from asking what they deserve. Jesus teaches against excessive, counterproductive want or need for acceptance by others at the expense of one's fulfillment and fruitfulness. Ang tunay na nakakaranas ng teaching and love of Jesus ay pinapalaya ang sarili sa sobrang pagkakandarapang ma-accept ng iba. Some people will like you, some won't. Hindi mo kailangan laging i-please ang lahat ng tao, especially at the expense of your own well-being. Galatians 1:13-17, but when God, who set me apart from my mother's womb and called me by His grace, was pleased to reveal His Son to me so that I might preach Him among the Gentiles, my immediate response was not to consult any human being, mga religious authorities, kasi kukontrahin at pipigilan lang nila ako. Si Pablo ito, ang kinukwento niya, nung ipinakita sa akin ng Diyos ang tunay niyang pagmamahal sa pamamagitan ni Jesus, nung naunawa ko na ang kaligtasan ay sa pananampalataya at hindi sa pagsunod sa mga kautosan, nung naintindihan ko ang love and grace of God, sabi niya ganun, hindi ako kumonsulta sa mga existing leaders ng religion kasi iba ang pananaw nila ako, kontrahin lang nila ako. At sa pagpapatuloy ni Pablo, I did not go up to Jerusalem to see those who were apostles before I was, but I went into Arabia. Kasi noon, established na yung mga leaders ng Christian community. Pero hindi pa clear sa kanila yung grace. Hindi pa clear yung love. Hati pa sila between Jewish law and the love of God through Jesus. Hindi pa clear. Pero si Pablo, nung pinaliwanagan siya ng Panginoong Jesus, sabi niya, hindi ako nagpa-under. Hindi ako kumonsulta dyan sa mga leader na yan. Kasi kukontrahin lang nila ako. Ang ginawa ko, nagpunta ako diretso sa Arabia where he stayed for a while, kung saan siya nagkaroon ng self-retreat at doon siya nagkaroon ng mga personal revelation from God. Lumabas si Paul sa religious box. Kung hindi niya ginawa yon, wala tayong pag-aaralan ngayong salvation by faith. Wala tayong pag-aaralan na salvation by grace through faith. Kundi nakatali pa tayo sa Jewish law kung nagpatali tayo nun. Kaya lumabas siya. Hindi siya nag-consult with or submit to the established religious school, authorities, or system. Nag-self-retreat, nag-search siya. And he was rewarded by God with utmost revelation and enlightenment away from religious authorities. Kaiba-iba ang naranasan ni Paul na dealing from Jesus. As for those who were held in high esteem or authorities, whatever they were makes no difference to me. God does not show any favoritism. As sabi pa ni Paul, they added nothing to my message. In other words, the established leadership
has nothing to do with the great revelation that Paul received. At sabi niya, wala silang naidagdag sa katuruan ko. Kasi kung sa kanila ako nagpunta, eh din na-limit lang ako sa kanilang boxes. The lesson here is do not be limited by over-eagerness for acceptance. Jesus teaches healthy, rightful degrees of self-acceptance. And what's an early echo of such teaching? Psalm 139:14. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Now, appreciate the freedom of this statement against the context of the time na ang usong-uso is to condemn oneself, condemn your humanity, condemn your weakness, condemn your desires, condemn your sinfulness. And here comes this echo, which is an early echo of Jesusness. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Self-acceptance and self-appreciation, which is healthy because it is God who is given the glory because God is the creator. 1 Corinthians 15, 9-10, sabi ni Paul, for I am the least of the apostles and do not even deserve to be called an apostle because I persecuted the church of God. But by the grace of God, I am what I am, and His grace to me was not without effect. Anong lesson sa atin yan, mga kapatid? Do not nail people down to their past. Past mistakes are not life sentences. They are lessons to grow from. Huwag niyong laging sukatin at husgahan ng tao sa kanyang nakaraan, lalo ng mga nakaraan na niyang mga pagkakamali at pagkakadapa at pagkakalugmok. Kasi ang mga pagkakamali nung nakaraan ay hindi life sentence. Lesson yan for the future. The fate of the overly submissive, negative impact on self-esteem. Low self-worth. Did you know that even psychiatrists will tell us na ang dami-daming religious people, low self-esteem. Ang baba ng pagtingin sa sarili, laging feeling weak, feeling dependent. Kasi nga, yung over-submissiveness na yan. When individuals who do not value their contributions or needs, they may unconsciously accept less in terms of compensation and respect. So pagka overly submissive ka, ang nangyayari tuloy sa'yo, tinatanggap mo kahit ano na lang, kahit kulang, kahit mali, kahit hindi bagay sa'yo. So what kind of quality of life are you going to suffer from? Jesusness teaches against self-depreciation. Hindi maka-Jesus yung lagi mong laitin, kawawain, usigin ang sarili. Kasi nga, iniligtas ka ni Jesus eh. Mark 5:25-34. In this story, the woman lived in shame and isolation due to her condition. When she reached out to Jesus for healing, He acknowledged her faith and called her daughter, restoring her identity and worth in the community and in God's eyes. Jesusness teaches healthy, rightful degrees of self-appreciation. Hindi pride, hindi yabang, just plain self-appreciation because you were created by God. Hindi over pangangiyupapa sa mga banal-banalan dyan. Hindi sobrang pagkondena sa sarili. Matthew 10:29-31, sabi ni Jesus, are not two sparrows sold for a penny? Yet not one of them will fall to the ground outside your Father's care. And even the very hairs of your head are all numbered. So, don't be afraid. You are worth more than many sparrows. Laging inuukilkil ni Jesus, mahalaga ka. Nilikha ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Itanim mo yan sa isip mo. Jesusness teaches against damaging a person's self-esteem. Na number one naman career ng maraming religyoso, mang-destroy ng self-esteem ng iba, mang-destroy ng reputasyon, mang-destroy ng pagtingin mo sa respeto sa sarili, at ikay hamakin, kawawain, usigin, that is the work of the Pharisees. Ephesians 4:29, do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. So when we speak, we build people up, not destroy them, not demolish them. Gawa yun ng mga Pharisees.
Colossians 3:8, but now you must also rid yourselves of all such things as these: anger, rage, malice, slander, paninirampuri, and filthy language from your lips. Mark 12:31, love your neighbor as yourself. Mahal mo sarili mo, di ba? Mahalin mo rin ang kapwa mo tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. 1 Thessalonians 5:11, therefore, encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing. So build each other up. Don't destroy people. Don't destroy their works. Help them. In John 8:1 to 11, when the religious leaders brought to Jesus a woman caught in adultery, they sought to shame her publicly. Instead, Jesus responded with compassion, emphasizing mercy over condemnation. This story illustrates how damaging public shaming can be, and it also illustrates the importance of responding with grace, as Jesus exemplified. The fate of the overly submissive: suppression, oppression by systemic structures, by the system. Reinforcement of unjust power dynamics, kasi napakaraming injustice presided over by the powerful. Enslaving submissiveness can perpetuate systemic inequities where marginalized individuals remain trapped in cycles of weakness and poverty. And sadly, marami dito caused by or tolerated by religion. Yung sobrang, sige na, magtiis ka na lang, magsubmit ka na lang para tahimik ang lahat. Tahimik for whose sake? For the sake of the powerful. Jesus teaches against systematic and systemic inequalities and oppression. Jesus is for social justice. Matthew 23:23, woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites, sabi ni Jesus. You have neglected the more important matters of the law: justice, mercy, and faithfulness. James 5:4 echoes this. Look, the wages you have failed to pay the workers who mowed your fields are crying out against you. The cries of the harvesters have reached the ears of the Lord Almighty. Yung mga nagpapayaman at the expense of others, exploiting the poor and the weak, yan yung mga kinikriticize dito. Isaiah 1:17, learn to do right, seek justice, defend the oppressed, take up the cause of the fatherless, plead the case of the widow. As you can see all throughout the scriptures, maraming nangingibabaw ng mga teaching para magkaroon ng kaayusan, magkaroon ng katarungan, at magkaroon ng shared benefit ang lahat sa orderly society. Hindi lang para sa ikabubuti ng mga nagahari. Galatians 3:26 to 29. So in Christ, you all are children of God through faith. You see the equality? There's neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male and female, for you are all one in Christ Jesus. And yet you see a lot of oppression and suppression of women in the name of God. Pero sinabi na nga, walang male, walang female, lahat kayo equal sa Diyos. Walang slave, walang free. Yung mga status nyo sa lipunan, hindi yan ang pagparaan para kayo sukatin ng Diyos. At hindi rin racial, Jew or Gentile, lahat kayo pantay-pantay sa Diyos. Yan ba ang nakikita nating pinapairal ng religion? Isaiah 10:1, woe to those who make unjust laws, to those who issue oppressive decrees. Ang dami natin pwedeng pag-usapan tungkol dyan, mga kapatid. At pinag-uusapan natin, binubusisi, kasi binusisi yan ni Jesus. Ibig ni Jesus maituwid ang mga baluktot sa lipunan at mabigyan ng lingap ang mga sobrang naaape ng system. Enslaving submissiveness can lead to material, emotional, and spiritual poverty. Overcoming this mindset requires empowerment, assertiveness training, and support systems that encourage individuals to advocate for themselves and pursue opportunities for growth, especially by the Church of Jesus.
Kailan natin laging sinasabi, together, let us make a loving church. Gawin natin talagang embassy of heaven ang church. Gawin natin representative of Jesus ang ating mga leaders at gawin natin representatives of the orderliness of heaven, ang orderliness of society, family, and church. Dapat mangibabaw ang katarungan, ang pagkakapantay-pantay, ang kalayaan ng bawat isa. Habang we all submit to the system and do our part so we get our share. Do not misuse religion to needlessly control, frustrate, and enslave people. The Church of Jesus must be an agent of freedom and equality. Do not misuse positions of power and authority to hinder people's mental, emotional, and spiritual growth and autonomy. Do not drill children into mindless and robotic obedience and submission. Teach, train them to think for themselves. 1 Timothy 4:12, don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Huwag magturo ng excessive hiya that morph into paralyzing inferiority complexes. Do not glorify undignified and enslaving submissiveness, especially to misguided, mistaken, and abusive authority. In society, sa church, sa tahanan, tutulan, talikuran, poksain, takasan ang mga ganitong un-Jesus na sistema. Galatians 5:1, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Ama naming Diyos, turuan niyo po kami ipamuhay ang kalayaang itinuro ng iyong anak na si Jesus. Turuan niyo po kami pahalagahan, hindi lang ang sarili naming kapakanan, kundi ang kapakanan ng aming kapwa, lalo na ng aming mga nasasakupan at pinamumunuan. Turuan mo rin po kami mga sakop at mga pinamumunuan na magkaroon ng tinig upang manindigan para sa kung ano ang mabuti, ano ang totoo, at ano ang kaibig-ibig para sa lahat. Set us free from prisons in our mind, from mga tali na gumagapos sa amin dahil sa mga katuroang nauna na sa loob ng aming isip. Turuan mo kami magmuni-muni kung anong ibig sabihin, not to be robotically submissive, but to be free in the Lord. At the same time, cooperative sa sistema, sa lipunan, sa bayan, at sa church. Magbulay-bulay tayo mga kapatid. Paano i-apply sa buhay natin ang mga bagay na ito? Be with the Lord in silent reflection.